Magandang hapon po. Ako si Sister Asela Chavez, FMA, isang daughter of Mary of Christians o Salesian Sister of Don Bosco. Sister Shella po kung tawagin aking mga kapamilya at kaibigan. Ako po ay isang batang parokya dito sa St. Dominic Savio Parish. Anak po ako ni Brother Resty na lay minister at ni Sister Lucy na lector commentator dito sa St. Dominic Savio Parish. Maraming salamat po sa pag-imbita. At ngayon po, ako ay naatasang magbahagi sa isa sa mga huling salita ng ating Panginoon. Ako ay nauuhaw. Nasabihin ng Panginoon, ako ay nauuhaw mula sa John chapter 19, the Gospel according to John chapter 19 verse 28, bago siya mamatay sa krus. Ano nga ba ang nais niyang sabihin? Ang mga katagang ito ay konektado sa Psalm 22 verse 15. Ang aking kalakasan ay natuyo na, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Ang apostol na si San Juan ay kinokonekta ang mga katagang ito ni Jesus sa katuparan ng Biblia. Katuparan ng salita ng Diyos ang kalooban ng Ama. Si Sister Faustina, ang madre nakakita kay Jesus, ang Divine Mercy ay nagsabing ang ibig sabihin nito ay nauuhaw si Jesus sa mga makasalanan upang ang mga ito ay manumbalik na sa Panginoon. Ang Panginoon ay nauuhaw sa pagmamahal ng mga taong walang utang na loob at pilit na lumalayo sa Kanya. Lahat tayo ay nakaranas ng mauuhaw dahil ang ating katawan ay 50 to 65% water. Pag tayo'y nauuhaw, ito'y isang tanda na kailangan na nating i-replenish ang mga nawawalang water or fluid sa ating katawan. Kaya nga umiinom po tayo ng tubig. Ang iba ay umiinom ng soft drinks, juice, coffee, or tea. Ito ay pisikal na pagkauhaw. Pero ayon sa Maslow's Hierarchy of Needs, ang pagkain at pag-inom ay ang pinaka-basic need ng tao. Meron pa din tayo ibang needs. Ang ikalawang need ay safety needs tulad sa kalusugan, trabaho, at mga ari-arian. Ang ikatlong need ay belonging tulad ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang ikaapat na need ay esteem. Ito ay ang ating achievements at ang pinakatuktok ay self-actualization or self-fulfillment na naisakatuparan mo ang isang potensyal na nasa iyo. Marahil, ito ang nais ipabatid ni Jesus, ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama, ang pagsasakatuparan ng salita ng Diyos. Sa panahong ito ng pandemya, maraming tao ang nawala ng trabaho at nahahawa sa coronavirus. Hindi natugunan ng ikalawang need, ang kanilang safety needs. Marami ring kabataan ang nade-depress kahit nang wala pang pandemya. Marami ang nagsusuicide. Alarming po ito. Ayon sa siyensya, may pagbabago sa function and effect ng neurotransmitters. Ito ay ang mga chemical substances sa brain and how they interact with neurocircuits involved in maintaining mood stability, kaya nakakaroon po ng depression at nangangailangan ng treatment. Karamihan din sa mga kabataan ito ay nangangailangan o nauuhaw sa ikatlong need, the need to belong. Nais ko rin po itong bigyang diin dahil ang ating parokya ay parokya ng kabataan at maaring may mga kilala kayong kabataan na nakakaranas ng depression sa panahong ito o sinasaktan ng sarili. Sa tala ng World Health Organization noong 2019, suicide ang ikalawang dahilan ng pagkamatay ng mga kabataang 15 to 29 years old sa buong mundo. Ito ay based sa kanilang report noong 2019. Maaring tanungin natin, saan ba sila nauuhaw? Noong pong Disyembre 2020, ako po ay nakapag-publish ng aking research journal sa IOR or International Organization for Educators and Researchers, International Multidisciplinary Research Journal. Ang aking pong research work, ang lumabas pong recommendation ay ang mga kabataan natin ay nangangailangan ng quality personal relationships fostered through heart-to-heart talk, quality time, friendship, acceptance, respect, understanding, and non-judgmental attitude. Parents must have quality time and heart-to-heart talk with their children despite their hectic schedule. Sa pamilya po ba ay may panahon pa kayong mag-usap at kumain ng sabay-sabay? Natatanong niyo po ba ang mga anak ninyo at ang mga kabataan kung kamusta na nga po ba sila? O masyado nang busy ang lahat? Welcome po ba
O sinusuportahan ba natin ang mga kabataan sa parokya? Mas mabuting nasa parokya sila kaysa mapasama o mapasama sa masamang barkada at maligaw ng landas. Marahil ang Panginoon ay nauuhaw din sa pagmamahal ng pamilya sa loob ng tahanan at sa ating komunidad. Ang iba naman ay nauuhaw sa katotohanan dahil sa kabi-kabilang fake news, chismis at paninirang puri sa kapwa. Marahil isa na po tayo sa nagkakalat nito. Sabi nga ni Pope Francis, mag-ingat sa terrorism of gossips. Magandang tumigil tayo sandali at tunungin ang sarili. Saan nga ba ako nauuhaw? Nauuhaw ba ako sa mga material na bagay na hindi kayang punuin ang totoong kaligayahan at kapayapaan sa puso? O nauuhaw ako sa pagmamahal at pagpapatawad na Diyos na handa akong mahalin ng walang hinihintay na kapalit? Nauuhaw ba akong gawin ang kalooban ng Diyos para sa akin at sa aking pamilya? Ibulong natin ang mga ito kay Jesus na nakabayubay sa krus upang siya ang pumuno sa uhaw ng ating mga puso at kalooban. Amen.